Naranasan nyo na ba na magkaroon ng UTI or urinary tract infections? Katulad nito, ang babae, pinipress niya ang kanyang abdomen para maibsan ang sakit na kanyang UTI. Ang iba din, pinipress nila sa harap na kanilang vagina para maibsan pa rin ang sakit ng kanilang UTI. Naranasan nyo din ba na pabalik-balik sa CR at matagal na nakaupo sa anidoro? Dahil sa maliit lang ang urine na ilabas, napakasakit talaga. Namimilipit sa sakit ng UTI at hindi makatulog dahil sa sobrang sakit. Kadalasan din ang nararamdaman natin kapag may UTI tayo ay masakit ang ating likod ng ating balakang. Minsan, sinusuntok na lang natin ang ating balakang para maibsan ang sakit nito. Kinukompress din natin ng maligamgam na tubig ang ating puson para maibsan pa rin ang sakit na ito. Minsan, magalitin na tayo, moody at wala nang ganang makiusap sa mga tao dahil sa sakit na sakit talaga ang nararamdaman natin sa ating UTI. Kadalasan talaga sa atin, ang iniinom natin ay ang buko, ang tubig dahil ito ay nakakatulong sa pagparami ng ating ihi or urine. Ang iba kumakain din ng cucumber dahil ang cucumber ay nagbibigay ito ng maraming tubig sa ating katawan. Kapag may UTI din tayo, marami tayong tubig na iniinom. Ang tubig kasi is nakakatulong sa ating katawan na mapa-flush yung mga toxins na nagagaling sa ating katawan. Ang iba kapag magkaroon ng UTI, bumibili sila ng gamot sa butika na dapat yung prescribed talaga sa doktor. Pero pag hindi naman, wag na talaga inumin ang medisinang yun. So how to treat UTI at home? Napakasimpleng remedy lang ito na ma-share ko po sa inyo na walang gastos. So watch out guys para malaman nyo kung ano yung sikreto ko sa aking UTI. Una, kumuha kayo ng malinis na kaserola at lagyan ng tubig at pakuluin ito. Pangalawa, kumuha kayo ng malinis na balde, malaki or maliit man lang na balde, okay na yun, basta importante malinis siya. Once kumulo na po ang tubig, ilagay nyo na sa malinis na balde. Huwag nyong punuin ang balde ng mainit na tubig dahil baka mapapasok kayo. Katamtaman lang guys. Pagkatapos nyong malagyan ang malinis na balde ng mainit na tubig, so that's the time na pwede nyo nang upuan ang balde or pail. Ang singaw ng init na tubig ay siya ang naglilinis sa ating infection. Unti-unti lumalabas ang ating urine at hanggang sa parami ng parami ang lumalabas nito. So dito guys, ang sarap ng feelings kapag lumalabas na ang ating urine. Ang sarap ng feelings talaga, gumagaan ang ating pakiramdam at unti-unting nawawala ang sakit ng ating puson. At nawawala din yung sakit sa loob ng aking vagina. Dalawang beses ko lang na itry ang remedying ito dahil hindi na ako binalikan ng aking UTI. Hindi na din ako kumakain ng mga bawal kagaya ng mga asim, parat, yung mga mapaparat na mga pagkain, kagaya ng mga bulad, noodles, instant noodles, so wag yun guys. At thanks to my sister na nasa Japan dahil siya po ang nagturo sa akin sa ideyang ito kung paano pawalain ang aking masakit na UTI. Yun din yung ginagawa niya dahil may UTI din siya at thanks God dahil wala na din UTI ang aking kapatid. I hope guys na magkaroon kayo ng idea sa mga may mga UTI dyan. Huwag na kayo bumili ng mga gamot. Nakakasira din na uminom ng palagi ng mga gamot guys. So, itry nyo ang aking remedy at malaking tulong po yan dahil sa akin at sa aking sister, napaka-effective po siya. Pero before nyo po siya gawin, ask nyo muna yung mga doctors ninyo. Pero para po sa akin, safe po siya. If you like my video, please comment down below and hit the like button. And please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much, guys.